Ayan, magandang hapon sa bawat isa, no? Sa ating mga viewers dito sa Romblon News Network. Welcome po sa talakayan sa Romblon News, no? Bagong araw na naman, Biyernes, so March 26. Pasadahan muna natin yung ating mga balita ngayong umaga, no? Sineselebrate po natin yung Women's Month dyan sa Odiyohan Pagligtasan. Meron po dyan program, ongoing program. So, ayan, Happy Women's Month sa ating mga kababaihan. Noong isang araw din, aabot sa 125, no, na Romblomanon na nagtapos sa iba't ibang kurso sa TESDA ang nabigyan ng mga toolkits. Pinangunahan ngayon ng TESDA ni Engineer Amir Ampaw, ng Provincial Director ng TESDA. Ilan sa mga nabigay na toolkits, yung sa ginagamit sa hilot massage, bread making, cake making, tile setting, tsaka carpentry. Dinaluhan niya nila Congressman Madrona at Mayor Formalo ng Odiyohan, no? Ang araw din, meron ding blessing, no, ng bagong BGMP building ng Odiyohan District Jail dito naman sa Barangay Anahaw. Dumalo din dyan sila Governor Seriano, Mayor Trina at si Congressman Madron. Nakasama yung mga opisyal ng BGMP. 15 million halagang building ito na magagamit ng mga tutuluyan ng mga PDL natin dyan sa Tugis. Nililipat na po sila dyan kasi medyo masikip na yung luma. At ngayong hapon, puntahan po natin yung ating guest. Meron po tayong bisita. Ito po siya ay doktor. Presidente po siya ng Romblon Medical Society at membro din po ng Provincial Interagency Task Force. Yung technical working group na binuo ni Governor Riano na tututok po dito sa ating paglaban sa COVID-19. Siya rin po ay kasalukuyang Municipal Health Officer ng Bayan ng Calatrava. Welcome po natin. Pag-uusapan po natin yung mga vaccines at yung mga patungkol dito sa COVID-19. So kung may mga tanong po kayo, pwede niyo po kayong mag-comment lang dito sa baba para mabasa po natin yan. Welcome po natin si Dr. Renato Menrije Jr. Magandang sige po. Message mo, Doc, sa ating mga nanonood po, Doc. Opo, magandang hapon po, Sir Jason. At magandang hapon po sa mga nanonood sa programa ninyo sa Romblon News Network. At ako po ay nagagalak na makasama kayo, magsama-sama tayo upang pag-usapan natin ang mga bagay tungkol sa pandemyang ito ng COVID-19 at ang bakuna na panglaban natin sa pandemya nito. Sa pagkatuklas ng mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagkaroon tayo ng oportunidad para malabanan ang pandemya nito. At ang mga bakunang ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga sintomas na infeksyon. Posibleng maiwasan natin ang malalang infeksyon at mapigilan ang pagkalat nito. Ang abilidad ng bakuna na protektahan ng ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ang bakunado. Kaya akin po hinihikayat ang lahat na kunin at magpabakuna sa anumang aprobadong bakuna na available po sa ating mga bayan, sa ating mga municipal health offices na binibigay ng ating mga health workers. Yan po, Sir Jason. Ayan, puntahan natin, Doc, yung mga update, no, dito sa mga bakuna dito sa na dumating sa Romblon. Ano mga bakuna na, Doc, yung nandito sa atin, okay, sa probinsya? Sa mundo po, lima ang nire-recommendang bakuna, although may nadadagdag po bawat araw ang rekomendasyon ng World Health Organization. At ito po ang Pfizer, Moderna, yung dalawang yun ay gawa sa United States of America.
Yung AstraZeneca naman nagawa sa Oxford University sa United Kingdom. Meron din po tayong Sinovac nagawa sa China. Nandyan po yung Sputnik V, Gamaleya, gawa sa Russia. Meron tayong Johnson & Johnson, gawa din po sa Amerika. Sa Pilipinas po ay may mga bakunang nabigyan ng tinatawag na emergency use authorization ng ating Philippine FDA upang magamit na ang mga bakunang ito na maprotektahan ang ating mga kababayan. At ito po ay ang Pfizer, ang AstraZeneca, at ang sa kasalukuyan ay ang Sinovac. Sa lalawigan po ng Romblon ay dalawa na po ang nakarating na bakuna para maibigay sa ating mga frontline health workers o frontliners. At ito po ay ang Sinovac at ang AstraZeneca. Yung Sinovac po na galing China ay nagbibigay po siya ng 50% protection sa unang dose. At sa pangalawang dose for mild symptoms, siya po ay protective for at least 50%. At for moderate symptoms, siya po ay protective for 78%. And sinasabi po ng Department of Health, for severe symptoms, siya po ay protective 100%. Ang AstraZeneca naman po, 95% po ang protection na maibibigay po nito sa atin laban sa COVID-19. So sa kasalukuyan ay ipinatutupad o nagkakaroon po tayo ng rollout ng ating national vaccination program sa bawat bayan ng ating lalawigan ng Romblon. At base po sa datos ng Provincial Health Office ng PESO, sa ngayong araw ay abot po tayo sa 70% accomplishment sa pagbabakuna sa ating mga frontliners, yung nasa target eligible population number one. At yung ibang bayan ay kakasimula, ang iba naman ay tapos na. So inaasahan po natin na sa susunod na mga linggo ay matatapos na po ang number one doon sa target eligible population natin, na kung saan ay included po doon ang health workers sa lahat ng health facilities, both public, government, and private. Kasama na din po doon ang MDRRMO, ang court personnel, ang ating mga barangay health emergency response teams. So, hinihikayat po natin ang lahat na kung hindi pa man po sila nakakapagpabakuna, ay tumungo na po sa mga vaccination sites sa bawat bayan sa ating lalawigan. Mm-mm. Ang kalitra ba ngayon, Doc, kung nasaan po kayo? Nasa pang ilang araw na po yung vaccination nyo ngayon? Apo, sa ngayon araw. Sa bayan po ng Kalatrava ay nasa pangatlong araw po tayo ng ating vaccination activity. And so far ay mayroon po tayong 68 individuals na nabakunahan na, na napabilang sila sa master list ng ating frontliners sa phase A number 1. Target eligible population. At ang binigay po sa atin ng ating PESO, vaccine coordinator ng lalawigan, ay 100 vaccines. So ang atin pong nabakunahan ay 68, kaya po kung titingnan po natin, 68% po ang naabot ng bayan ng Kalatrava sa araw na ito. Mm-hmm. Medyo madami na din, no? Yung priority list, Doc, na nabakunahan dyan, kamusta po? Maliban po sa mga health workers, may mga nabakunahan na rin po ba na nasa priority list po natin? Opo. Yung nasa priority list po natin sa phase A number 1 ay yung mga health workers natin. Ang health workers po natin sa bayan ng Kalatrava ay merong 95% na coverage. Kasi po yung aming public health nurse ay nag-labor, no, nanganak kahapon. So hindi po siya nabakunahan. At yung isa naman po ay nagkaroon ng anxiety disorder, kaya hindi po siya nabakunahan. Sa mga barangay health emergency response team naman po, ito ay pinangungunahan ng ating mga barangay captains at ang mga kagawad at ang barangay health workers na bumubuo ng emergency response teams ng bawat barangay ay nagsimula na rin po silang magpabakuna. Subalit,
meron pa rin mga hindi o ayaw magpabakuna dahil sa takot. At sa palagay ko, kailangan pa natin ng lalo pang pagpapalakas ng kanilang confidence in vaccine confidence para may kayat natin sila na ito ay safe and effective at protection natin para sa sakit na COVID-19. Kamusta naman, Doc, yung ano kaya yung nakaka-epekto, Doc, dun sa ating mga health workers, no? Kung bakit yung iba ayaw pa magpaturo? Anong tingin mo dyan, Doc? Kaming mga doktor sa na mga heads of health facilities ay nag-usap-usap din at napag-alaman namin na sa ibang mga health facilities, ibang mga hospitals ay hindi ganun kataas ang bilang ng mga health workers na nagpapabakuna. At napag-usapan namin na ilan sa mga dahilan kung bakit ayaw ay dahil sa takot na kanilang nakukuha dahil sa nababasa nila sa Facebook, sa social media, na kung saan ay sinasabi doon na marami daw ang namamatay dahil sa bakuna. At marami ang mga sabi-sabi na ito daw ay gawa na demonyo, evil, and may mga cheats na sinasabi. Pero hindi naman ito totoo, alam natin. At ang gusto natin na dapat paniwalaan nila ay yung scientific basis in accepting the vaccines, which is yung protection and safety from getting infected and getting the severe infection of COVID-19. So, siguro kailangan pa natin na lalo pang pag-ibayuhin ang ating health information education campaign to involve also health workers, kasi kung ang mga health workers ay may dalawang isip na magpabakuna, maapektuhan po nito ang acceptance sa ating community. Yan po. Yung iba daw itong mga marami po itong mga senior citizen, no? Kung diyan sa Calatrava, Doc, nakapag-ikot na po din siguro kayo, no, sa mga senior citizen na kasi sila yung susunod na kumbaga nasa priority din sila. Kamusta, Doc, yung response po nila? Yung mga senior citizens ang susunod po sa phase A number 2. Senior citizens na indigent, at yung number 3 ay remaining senior citizens. So dito sa bayan ng Calatrava ay nag-ikot ng ating mga nurses at mga midwives sa bawat barangay at tinawag nila sa mga pagpupulong ang mga senior citizens. At nalaman namin na hindi din gaanong pumapayag ang mga senior citizens namin na magpabakuna. Sabi ko nga sa ating mga health workers, dagdagan pa ang pagkumbinsi na ito ay makakatulong dahil ito ay safe and effective na makakapagbigay proteksyon laban sa malalang komplikasyon ng sakit, lalong-lalo na sa pagkamatay dahil sa sakit ng COVID-19. Sa ibang bayan po, katulad sa Ujongan, I think the local government unit has strategized. Meron silang ipinapasang parang survey forms sa isang pagpupulong, sa bawat pagpupulong ng mga senior citizens, at doon pipila pa ng senior citizens ang mga detalye at ang willingness nila to submit to vaccination. So sa nagusti naman, I think ang nakita nating strategy doon ay idinaan po nila sa simbahan ang pagpupulong upang mahikayat sa tulong ng church leaders ang mga senior citizens na tanggapin ang bakuna. At yun po ay ilan lamang sa mga good strategy para mahikayat po natin ang ating mga senior citizens, kasi sa ngayon po ay natatakot pa rin po sila na magpabakuna dahil nga po sa mga unverified and hindi naman scientifically based information na nagsisirculate po sa ating social media at sa mga kwento-kwento sa ating pamayanan. Doc, mayroon ding nag-comment dito, no? Galing daw siya sa BGMP Ujongan. Hindi pa daw sila natutukan. Ang mga uniform personnel, Doc, nasa pang ilan po sila sa priority po natin? So yun po, ang number 2 ay yung
indigent senior citizens. Number 3 ay remaining senior citizens. Number 4 ay indigent population. So yung number 5 natin sa phase A, nandun po ang uniformed personnel that would include the PNP, the Philippine Coast Guard, the Bureau of Fire, the Philippine Army, kasama na rin dyan ang nasa BJMP. So nasa phase A din po sila, number 5 po sa group na nandoon sa target eligible individuals. Mm, tama. Yung iba, siguro sa ibang bayan may mga natuko ng BGMP kasi meron ata yung tinatawag doc na yung substitution substitution list, di ba? Yung QSL, no? Quick substitution list. Ang ibig kong sabihin na quick substitution list, kapag ka meron pong nag-decline na nandoon sa priority, sa master list, ang papalit po sa kanya ay yung next in line. So, nandoon pa rin po sa grupo sa number na yun. For example, sa phase A number 1, ito po ay para sa health workers, barangay health workers, barangay health emergency response teams, and sa mga MDRR, MO, and port personnel, including contact tracers. So pag meron pong nag-decline doon sa pagtanggap ng bakuna, halimbawa sa health workers, titingnan po natin sa BHRD, baka meron pong tatanggap. Kung sa BHRD po may nag-decline, titingnan po natin doon sa MDRR, MO, kung may tatanggap. And so on po. So hindi po siya lalaktaw ng, for example, ngayon ay A1, tatalon po tayo sa A5. So hindi po ganun ang quick substitution list. Nandoon po tayo sa next in line, and the next in line hanggang makarating po tayo sa number 5. Dok, kayo personal to, natuwa pa na po ba kayo? Opo, kami po sa Calatrava, ang mga health personnel ng Municipal Health Office ng Bayan ng Calatrava ay nabigyan na po ng bakuna sa Romblon Provincial Hospital sa Ojoma noong nakaraang Friday, Biyernes. At ngayon ay ika-7 day namin after vaccination at so far ang aking mga personnel sa Municipal Health Office ay wala naman pong nararamdamang hindi maganda. Lahat po ay malusog at malakas at sila po ay patuloy na nagpapatupad ng mga health programs natin sa community. Kumbaga, ano yung tinukog sa inyo, Doc, na ano, nagamot? Anong bakuna po ang nabigay? Anong bakuna? By group po kasi yun, ang isang vial po ng AstraZeneca ay pwedeng ibigay sa 10 katao, bali 10 individuals per vial. So ang nangyari po sa amin sa Calatrava ay sakto yung aking health personnel sa isang vial at saka sa isang vial ay nagkaroon ng mga kasama mula sa ibang bayan din. So ako po ay kumbaga number 21. So hindi naman po kasi pwedeng magbukas tayo ng isang vial para sa isang tao lang kung hindi niya mabubuo yung 10. Kasi baka hindi po dumating ang iba pa, yung 9 out of 10. So ako po ay nabigyan ng Sinovac dahil yun po ang available at the time. At para po sa akin, kung ano man po ang available na bakuna, ay akin pong tatanggapin kasi ako po ay naniniwala na lahat naman ito ay protective against the severe complications of COVID-19. So Sinovac po ako, the rest of my staff is AstraZeneca. At wala po, naman... Yes. Sige po. Lahat po ng health workers sa lalawigan ng Romblon mostly, lalo na sa mga health centers ay AstraZeneca. Yung hospitals po ay nauna at sila po ay nabigyan ng Sinovac. Wala naman siyang serious side effect, Doc. O, ano lang yung nakamdaman nyo? Like, Sa akin po, nung mabigyan po ako ng Sinovac, ako po ay nantok, nakakantok po talaga siya. And natulog lang, ganon. At parang pakiramdo po, nauuhaw pa. So ang gagawin po ay inom lang ng inom ng tubig. So more on hydration and pahinga. Sinasabi ko nga po sa mga nababakunahan namin, kasi meron din po kaming nabigyan ng Sinovac dito sa aming mga frontliners sa A1 dito sa Bayan ng Calatrava. At ang sinasabi ko sa kanila, kung sila po ay nabakunahan sa araw na ito, ang araw po na yun ay light day. Meaning, kung light day siya,
hindi po tayo magtatrabaho ng mabigat. Hindi tayo mamamasyal kung saan-saan. Hindi po tayo magpapainit. Hindi muna tayo magbubuhat ng mabigat. Kundi tayo ay magpapahinga. Kung naantok, matulog. Kung nauho, uminom. Kumain kung nagugutom. At palakasin po ang resistensya. Doon naman po sa AstraZeneca, ang ibang staff sa ibang mga health facilities after a day after the vaccination ay nakaramdam po sila ng mga side effects. At iyon po ay fever, although low grade fever lang naman po. So iinom lamang po yun ng paracetamol. And then pangangalay, pananakit ng balikat, kung saan nabakunahan. At ang iba naman ay naka-experience ng chills, no? Yung nanginginig. Pero kung sila ay hydrated, sila ay nakapahinga, sila ay uminom na ng pain reliever, paracetamol, ito naman po ay nawawala agad-agad. On the third day, halos wala na pong maramdamang side effects ang isang individual. Yun po ay experience ng mga health workers natin sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Yung side effect naman na binabanggit mo, Doc, hindi naman siya yung long term, di ba? Kumbaga after one day, two days, wala na yung naramdaman. So ang side effects po nitong bakuna ay lagi natin sinasabi na ito ay temporary. At ito po ay dahil sa ating katawan ay nag-a-adjust doon sa epekto na gawa ng pagbibigay sa atin ng stimulant para mag-produce ng antibody. At ang stimulant nga po na yan ay yung isang antigen na hindi naman live COVID, kundi isang antigen na katulad noong COVID virus na mag-stimulate po siya ng antibody production. So habang in-stimulate po niya ang katawan natin para mag-produce ng antibody, yung antibody po ay panglaban po yan sa sakit, nagkakaroon po ng mga mild symptoms. Yan po ang tinatawag ng side effects. Kaya po, habang nag-adjust, nakakaramdam po tayo ng iba't ibang sintomas. Pero ang mga sintomas na ito ay panandalian lamang, mawawala din. At sinasabi natin sa mga tao na kung tatagal ito ng mga 3 araw o higit, kailangan na nilang magpakonsulta. Baka po, hindi na po yan side effects. Baka ibang sakit po yan at kailangan po magamot. Okay. Mm-hmm. May paalala ba kayo, Doc, doon sa kasi may mga nagtatanong kung kapag nabakunahan na daw ba, hindi na ba kailangan daw mag-mask, mag-face shield? Ano yung paalala mo sa kanila, Doc? Opo. Lagi po natin sinasabi sa ating mga kababayan na ang bakuna po ay ginagamit natin upang maprotektahan tayo sa malalang komplikasyon na dala ng sakit na COVID-19 at upang mabuksan na po natin ang ating ekonomiya sapagkat ayaw po natin maghirap ang bawat isa. Ang bakuna po ay karagdagan lamang sa mga proteksyon na maaari nating makuha upang maprotektahan tayo sa malalang sakit ng COVID-19. So, ibig sabihin nito, maaari pa rin po tayong mahawa kahit nabakunahan na po tayo. Kaya, dapat panatilihin po natin ang tinatawag nating minimum health precautionary standards. At yun po ay ang mga sumusunod. Yun ay ang pagsusuot ng face mask, panatilihin po natin yan. Pagsuot ng face shield para maprotektahan ang ating mga mata. Social distancing, so wag mo na po pumunta sa mga malalaking crowd gathering, pagpapanatili ng physical distancing, yung 1-2 metrong layo sa iba, at hand sanitation. Yan po ay mga mahalagang precautionary measures para wag po tayo makakuha ng virus na maaaring magdala ng COVID-19. Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating pamilya. Ang isang taong nabakunahan ay maaari pa rin mahawa, subalit hindi na po siya magmamanifest ng severe symptoms. Kung siya po ay uuwi sa kanyang pamilya at ang kanyang pamilya ay hindi pa po nabakunahan ng bakuna kontra COVID, ang kanyang pamilya ay maaari pong mag-develop ng severe symptoms. Kaya
Winawarningan po natin ang ating mga kababayan na mag-ingat pa rin, panatilihin po natin ang pag-iingat sa pamamagitan ng pagsunod doon sa tinatawag na minimum precautionary health standards maliban pa sa bakunang natanggap. Yan po. Kaya napakahalaga pa rin, Doc, no? Kasi nabanggit nyo nga, no? Yung posibleng ikaw may vaccine ka pero yung uuwian mo iwala, eh pwedeng sila yung makaranas ng serious illness, no? Yes po. Ikaw po ay makaligtas kung ikaw ay may bakuna sa malalang komplikasyon, pero yung kapamilya na walang bakuna, sila po ay maaaring mamatay dahil sa nadala mong virus doon sa loob ng iyong pamilya. Thank you, Doc. Habang wala pa tayong tanong, puntahan natin, Doc, itong bagong mga guidelines. Sadyan sa Calatrava, Doc, ano yung guidelines sa mga uuwi? Kasi dito sa NCR plus bubble na tinatawag ng bago, no? Ano yung mga panuntunan na dapat alalahanin po ng mga kababayan natin gusto umuwi? Opo. Base sa resolution yung 101, ang sinasabi ng National IATF, dapat po uniform ang pamantayan sa pagpapauwi ng ating mga kababayan mula sa ibang probinsya o ibang isla. Kaya ang ating provincial government, through the provincial governor, ay naglabas po ng executive order at sinasabi po niya na ang requirements na lamang sa pagpapauwi ay ang pagkakaroon ng negative RT-PCR test, yan po ang swab test, dapat negative, at 24 hours after ma-release ay dapat makabiyahe ka na pauwi dito sa ating probinsya, saan mang bayan dito sa lalawigan ng Romblon. At ang isa pa, dapat po ay mayroong notice of coordination sa LGU of destination. So yun pong dalawang yun lamang ang ating na-require sa mga returning Romblomanons. Sa lahat po yan ang bayan dito sa ating lalawigan, sapagkat wala na po ngayong requirement na medical certificate at wala na rin po quarantine. Except when ang ating kababayan ay dumating sa points of entry, sa mga ports, sa airports, sa seaports, land ports, at nakita po doon ng ating health assessment team na siya po ay meron sintomas ng sakit, siya po ay ilalagay sa isolation. At doon po ay gagawin ang tamang management o kinakailangan ng testing o kailangan siyang isailalim sa 40 days quarantine, ay gagawin po natin kung meron mga sintomas sa points of entry. Otherwise, kung dumating po siya, negative ang kanyang RT-PCR, at malusog naman po siya, wala pong sintomas, siya po ay papayagan ng umuwi sa kanilang bahay, provided i-observe po niya ang minimum precautionary health standards. Mm-hmm. Kung ikaw ay APOR, Doc, ano yung mga kailangan nilang gawin? Base po doon sa pagpupulong ng PIATF kahapon, ang sinasabi po ng ating Provincial Interagency Task Force, kung ikaw ay APOR para hindi mahirapan, pwede pong magkaroon ng rapid antigen testing doon sa points of entry. At kung negative po ang isang APOR, maaari na po siyang tumungo sa kanyang itinerary. Pwede rin pong i-require ng local government units ng destination na magkaroon siya ng negative RT-PCR, pero hindi na po siya mandatory. Rapid antigen testing can be done in the ports of entry for upwards. Negative po, okay na po siya na gawin ang kanyang itinerary. Yung mga antigen, Doc, sagot po ba ng government yan para sa mga APOR, or yung APOR po yung magbabayad ng test? Opo. Dapat po sagot ng gobyerno, ng ating government. Ang ating pong provincial government ay bumili po ng rapid antigen test kits, at yan po ay ginagamit na. Subalit, hindi po lahat ng bayan ay nakakakuha nito, sapagkat sa ibang mga bayan, katulad sa Ujongan, sa Romblon, marami-rami ang ginagawa ng rapid antigen test. So,
ang ginagawa ng ibang municipal local government units, bumibili po sila ng rapid antigen test kits at ginagamit po for free doon sa mga dumadating sa kanilang bayan. Yung ibang bayan naman po ay wala. So ang team, yung Municipal Interagency Task Force, ay sila po ang bumibili at kina-charge na lang po nila yung tao na presyo ng rapid antigen test kit. Less yung payments for medtex, for example, for the health worker. Kasi usually merong charges for individual who performs the test. So parang isusoli mo lang yung puhunan sa pagbili ng rapid antigen test kit. Mura lang naman yung bilhin. Kapag naman, Doc, yung mga tourist, mga turista, may guidelines na po ba tayo kaugnay sa kanila? Opo. Base sa pagpupulong ng PATF ay hindi pa po tayo bukas sa tourist galing sa ibang lugar outside the province of Romblon. Wala pa po tayo nailalatag na panuntunan sa pagtanggap ng mga turista mula sa labas ng ating lalawigan. Sa ngayon po ay more on essential travel lang muna tayo. At yung essential travel includes yung pag-uwi ng ating mga kababayan Romblonanon galing sa ibang lugar papasok dito sa ating probinsya. Pero sa local tourist, dito lamang mga kababayan nating mga Romblonanon na nandito na sa loob ng probinsya, maaari po silang magtungo sa mga tourist destination at mag-enjoy doon ng mga amenities ng mga resorts o mga sceneries. Allowed po yun, provided na yung pupuntahang bayan ay wala pong COVID-19 case o yung pinanggalingan po nilang bayan ay wala pong kaso ng COVID-19. Okay. Ano natukoy nyo dyan, Doc, no? Yung provided na may yung bayan ay walang COVID-19 case? Ang DOH po ata kasi mayroon yung parang high risk, low risk na classification, yeah. Tama po ba? Pwede niyo po ba ipaliwanag ito, Doc, kung ano po yung high risk, low risk na tinatawag po natin? Opo. May tinatawag tayong risk assessment at ito po ay sa Department of Health through the MIATF and then sa PIATF through the page o sa PESO natin, no? So, ang isang lugar, meron tayong granular classification na tinatawag. So dati po kasi, kapag yung isang bayan ay merong kaso ng COVID-19, buong bayan po siya ay high risk. So ngayon ay meron tayong granular classification na kung saan pwede nang i-classify yung bawat barangay. So hindi po buong bayan ang makaklassify na high risk, kundi specific barangays lang kung saan may kaso ng COVID-19. At kung galing ka sa isang barangay na naklasify moderate to high risk, kailangan po ay magkaroon ka ng rapid antigen test kung tutungo ka sa mga low risk areas ng ating lalawigan. Kung ang low risk naman po, ay ito ay general classification for the entire province ngayon dahil wala naman po tayong kaso at wala po tayong local transmission dito sa buong Romblon except doon sa capital town, Romblon. At base doon ata, Doc, kanina sa update ng PESO, para isa na lang po ata yung aktibo nating kaso. So magandang balita yan dahil isa na lang. Kumbaga yung lahat na nag-positive ay gumaling na at wala na atang binabantayan na ano, maliban dun sa isa. Opo. Tayo po ay natutuwa dahil isa na lang po ang kaso natin at yan po ay nasa Municipality of Romblon. At particular ay nasa sa facility po ito siya. Nakikita yung isang kaso niyan. So nais po natin ipaalam sa ating mga kababayan na yung cumulative number of cases for the province of Romblon is 151. Of the 151 total cases, 109 po ang local. Ibig sabihin ng local, dito po sila nahawa sa loob ng lalawigan ng probinsya. At 42 po ang imported case.
ibig kong sabihin ng imported, sila po ay mga individual na nagkaroon ng sakit na galing po sa labas ng lalawigan ng Romblon. So far, ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ay ang Romblon. Meron po siyang 106. Ang sumunod po ay San Fernando, 18. At sumunod ay Calatrava, 5. San Andres, 5 din. Santa Maria ay Alcantara ay 3, Cahigapan ay 3, Cujokan 3, and then Santa Maria 2, San Jose 1, Santa Fe 1, San Agustin 1, Magdiwang 1, Loob 1, and Concepcion 1 for a total of 151 cases na cumulative cases na COVID-19 dito sa ating lalawigan. At kung titingnan naman po natin sa Mimaropa region, tayo po ang may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon na Mimaropa. At ang maganda dyan, Doc, no? Dito sa atin, wala pa pong nadidetect na yung mga variants, yung mga bagong variants na binabantayan ng DOH. Opo, yung variants po ay meron na sa Philippines, lalo na yung South African variant, meron din po kasi tayong ibang variant, yung UK variant, saka yung Brazilian variant. So, yan yung mga mabilis kumalat. Opo. At saka mas, sabi nila, mas infectious at mas severe ang manifestation ng mga variants. Sa lalawigan po ng Romblon ay wala pa naman po tayong na-detect na COVID-19 variants. Pero pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na kahit po wala tayong na-detect na COVID-19 variants, mag-ingat pa rin po tayo. Kasi ang sabi nga po sa mga pag-aaral, ang mga variants na ito ay hindi ma-detect ng RT-PCR test. Kaya kahit po negative sa RT-PCR test, mag-ingat pa rin po tayo, lalo na kung galing ka sa mga areas with high transmission of COVID-19. Puntahan naman natin, Doc, yung ibang mga ginagawa po ng department nyo po, no, ng Municipal Health Office. Noong March 24, sinelebrate po natin yung World TB Day. May activity po ba kayo, Doc, about dito? Opo. Simple lamang po ang activity sa aming health center. Kami po ay nagkaroon ng program review sa aming facility. And then, nagkaroon po kami ng recognition, simple recognition sa aming TB coordinator. So, and then after that, nagkaroon kami ng counting sa Lusalo, although pinagbabawal lang sa Lusalo, lalo na doon sa mga syudad na mataas ng transmission, merienda, and then that's all for the TB Day. But in the past po, Calatrava has been the venue of the province-wide celebration of the National TB Month. So, ang kuha po natin dati ay nagkakaroon tayo ng mga slogan contest, meron tayong programs, meron tayong mga quiz bee. Sa ngayon po ay simple lang dahil nga ito sa COVID-19 at dinidiscourage po ang crowd gathering. Sa ibang bayan ay meron din po silang mga celebration. So kanya-kanya na lang pong celebration ng World TB Day para ma-recognize din natin ang effort ng ating mga health workers pagdating sa prevention and control ng tuberculosis. Kamusta, Doc, yung status po nung TB dyan sa Calatrava? Meron po ba dyan tayong mga case or wala na po tayong... I think that the tuberculosis is an endemic disease in the country. Not just in Calatrava, not just in the province of Romblon, but in the entire country. So, ang programa ng gobyerno pagdating sa pagsuko sa TB ay tuloy-tuloy. Dahil ito naman po ay nagagamot, kaya ang sabi ng ating gobyerno, dapat wala pong namamatay dahil sa tuberculosis. Marami po tayong mga logistics support, including medicines na binibigay ng Department of Health para suportahan ang programa sa paggagamot sa TB. Now, sa bayan ng Calatrava, meron pa rin po manilang-ilang kaso ng tuberculosis. Mga, sa ngayon po, meron po kaming ongoing treatment, 5. And although we do active case finding,
before the pandemic came. Sa ngayon po ay nasa passive case agent. Kung sino po ang pumupunta na may si Thomas, at sa palagay namin ay siya po ay may TB infection, ginagawan po namin ang test. At ang gold standard po sa paggawa ng ay sa pag-diagnose ng TB ay yun po ang sputum microscopy, more than the chest X-ray po. So once na ma-detect po ang bacilli sa through sputum, either microscopic o yung sa gene expert, ang gene expert po ay meron po sa RPH ang Johan, talaga pong diagnose siya as TB and then mag-undergo po siya ng gamutan, yung short course chemotherapy for tuberculosis na tinatawag. Kumbaga pag-tinest po dyan, Doc, sa Ojongan pa po idadalhin or meron na po kayong machine dyan? Meron po kami tinatawag na TB dots center. So ang Philippines po ay nag-accredit po siya ng TB facility para mabayaran po ang binibigay sa pag-cater natin sa mga tao may sakit na tuberculosis. At doon po sa TB dots facility, ginagawa ng sputum examination, sputum collection, smearing, and microscopic process ang isang tao na TB suspect. And then, ipapakonfirm po natin ang slide sa ating MedTech sa Provincial Health Office. Doon naman po sa mga tao na may suspecha po tayo na may sakit, sabalit doon sa sputum smear niya ay wala pong makita ang ating microscopist sa ating TB dots facilities health center, ipinapadala po natin o nire-refer natin ang pasyente sa RPH doon sa kanilang TB dots facility upang magawa ng gene expert testing. So hindi po lahat pinapadala sa Ojongan. Kasi meron din po tayo yung tinatawag na clinical TB. So ang mga doktor po ay nag-develop na ng clinical eye sa pag-diagnose ng TB. So kahit po negative ang X-ray for TB at sa tingin ng ating mga doktor ay talaga namang may TB dahil sa symptoms niya, dahil may mga sintomas po yan na ating binabasehan din sa pag-diagnose ng TB, agad na po natin nilalapatan ng gamot ng isang tao. May mga gamot naman, Doc, no? Na available dyan sa RHU sa mga constituents natin dyan sa Kaltaba na gustong magpatingin at magpagamot? Yes po. Meron po tayong tinatawag na buffer stock. I think lahat naman po ng health centers, RHU, ng lahat ng bayan ay meron ganon, buffer stock na TB medicines, no? At mostly, ang supply po ay nanggagaling sa Department of Health through the regional health offices. Pinapadalan po tayo, basta magsasubmit lang po tayo ng reports regularly. That's for free sa mga tao may sakit na TB. Ayan, malapit na matapos yung oras natin. Maraming salamat, Doc, no, sa time na binigyan niyo po sa amin. Sige, Doc, meron pa po kayong ibang paalala po sa mga kababayan natin or gusto niyo pong i-discuss? Sige po, you're free po to... Okay, firstly, I would like to thank Sir Jason Post for inviting me to be your speaker this afternoon dito sa programang ito. Ang nais ko lang pong ipaabot sa ating mga kababayan ay tanggapin po natin ang anumang bakuna na aprobado ng ating Philippine FDA para po maprotektahan tayo laban sa COVID-19, lalo na sa malalang sakit na dala ng pandemya nito. Maliban po sa bakuna, kung sakasakaling tayo may nabakunahan, wag po tayo magiging kampante sapagkat hindi po natin alam kung ang nagsisirculate na virus sa ating komunidad ay ito yung original COVID-19 or variant. Kaya panatilihin pa rin po natin ang mga pag-iingat katulad ng pagsusuot ng face mask, face shield, yung physical distancing, panatilihin po natin yan. Dapat po kung meron tayong mga activities na gagawin, dapat maganda po ang air circulation. At kung meron man po tayong kikitain na mga hindi miyembro ng ating household,
ang recommended time po ng pakikipagkita ay less than 30 minutes. Yun po yung na-recommend ng ating health professionals na apat dapat. So ano yung apat dapat? Always wear face mask and face shield, physical distancing, air circulation, and then time of interaction. So apat po yan. So lagi po nating gagawin ang mga pag-iingat nito upang huwag po tayong mahawa. At kung mahawa man po tayo, ay hindi po, at may, kung sakali may bakuna na po tayo at mahawa tayo, huwag po nating mahawa yung ating mga kapamilya na wala pa pong bakuna. Sapagkat kung sa ating nabakunahan, ang manifestation ng sakit ay may, yung ating mga kapamilya na walang bakuna ay maaaring magkaroon ng severe disease. Kaya po, panatilihin po natin ang pag-iingat, hindi lamang sa ating sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Yan, maraming salamat Doc sa time na binigyan niyo po sa amin at sana sa susunod ay pag may gusto, may magandang topic ulit ay may invite po namin po ulit kayo. Opo, walang ano man po, anytime. Thank you po. Ayan po no si Dr. Renato Mendrihi po, president po ng Romblon Medical Society. Ang nakasama po natin, na-discuss niya po yung iba't ibang topics no about sa COVID-19. So ayan na para sa mga kung may mga ibang tanong pa po kayo, pwede po kayong mag-send na lang po sa page namin, then ipapadala po namin kay Dr. Mendrihi para sa kanyang kasagutan. Stay healthy po at ingat po tayo lahat. Hanggang sa Lunes po. Sa Lunes po tayo ulit, magkita-kita po sa another episode po ng Talakayan. Dito sa Ramblin News Network. Ito po si Paul Jason Foss. Ingat po sa inyong lahat at happy weekend po.